Sa ibang balita naman, ang pagbaliktad ng daloy ng EDSA bus carousel ang isa sa iniisip na solusyon ng Transportation Department para po sa problema ng mga pasaway na pumapasok pa rin sa EDSA busway. Si Senator Sherwin Gatchalian naman tumaging magkomento kung kapatid nga niya ang may-ari ng luxury vehicle na nasita habang gamit ang number 7 na plaka. Saksi si Joseph Moro. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office kahapon na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali noong Linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawan na ng 6,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents, eh, no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kaya sa inyo yung plane, pero nagamit na po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senator Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA busway, lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawas sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tigdalawang protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA bus carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA bus carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pinduan ng bus nasa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sa mga tao. Pagka binaligtad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya nag-ooperate ng busway at maaaring magka-desisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.